Patay na ng matagpuan ang 15-anyos na dalagitang nawawala sa Davao del Sur. Ang suspect, kakilala ng biktima na nagpanggap pa noong una na tumutulong sa mga otoridad. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Napaupo na lang sa sahig ang ina na si Maricel habang inilalabas ang bangkay ng kanyang 15-anyos na anak sa rest house na ito sa Barangay Poblasyon 1, Bansalan, Davao del Sur. Alas 9 ng umaga pa noong Linggo, huling nakita ni Maricel ang 15-anyos na anak na si Sarah. Di niya tunay na pangalan. Kwento ng 20-anyos na live-in partner ng kapatid ni Sarah na si Alias Dong. Kasama pa raw niya ang dalagitang maghanap ng tanso noong umagang yun. Pero nauna na raw siyang umalis at naiwan si Sarah. Tumagal pa ng mahigit isang araw ang paghahanap hanggang sa itinuro ni Dong ang isang rest house kung saan umano niya huling iniwan ang dalagita. Nakita sabay ng barangay official saka yung investigator natin, ma'am. Nakita na doon yung babae, ma'am, na nakahilata doon sa bedroom. Ang dalagita, balot ng kumot at wala ng buhay. Agad silang tumawag ng soko para masiyasat ang bangkay. Ang mga pulis, inimbitahan si Dong para hingan pa ng salaysay. Pero isang revelasyon ang lumabas. Ang alibay lang niya pala na sumasabay siya na naghanap. Pero siya pala talaga yung pumatay kasi nag-confess din siya, ma'am, dating sa station. Pinalo doon niya ng one, yung bigas na bagay, pagkakuya tayo. Yun lang yung sinabi niya, ma'am. Parang nakonsensya din. Hindi na raw pinaliwanag ng suspect kung bakit niya ginawa yun. Pero himas rehas na siya ngayon. Ang pamilya naman ni Sarah, desididong pagbayarin sa batas ang suspect. Hinihintay pa ang resulta kung pinagsamantalahan ba ang biktima. Sa ngayon, mahaharap siya sa kasong murder. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.